ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. John 16 verse 33, in the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Happy, happy Sunday po sa inyong lahat. Ako po muli, si Lou De Los Reyes, ang inyong mga kasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy po kaming namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia, kaya naman kung nais nyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayong makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayong magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya ay makakasama pa rin po natin ang Registered Life Coach or Guidance Counselor at ang Women's Ministries Director na si Ma'am Irelyn Gabin sa pagtalakay sa paksang family recreation. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pag-aaralan naman po natin kung paano magkaroon ng successful marriage na pangungunahan ni Pastor Romy Mangiliman. Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. Hello everybody! Happy Sunday po! Napakabilis ng panahon. We have entered into a new week. Di po ba? At ito po ay Family Day. Di po ba? Isa sa mga paboritong araw ng ating family. And ang ating pong pag-uusapan ngayon ay talaga namang akmang-akma sa araw na ito. Because this is related or this is tungkol sa family recreation. Ano ba yung recreation or relaxation? Ito po yung activity ng family na magre-relax naman kayo. Ano? Iiwan nyo muna inyong mga trabaho, ang inyong mga yung business marahil at iba pang mga ginagawa nyo at inyong ilalaan ang panahon nakasama ang inyong family sa isang relaxation na activity or recreation, yung makaka-relax kayo, mag-e-enjoy kayo, magre-recharge kayo ng energy, ano po yung just plain na talagang kayo ay pwedeng maglaro, pwedeng mag-walking, pwedeng pumunta kayo sa mall if it is possible. Mag-relax, kumain sa labas, sa labas ng bahay. Ano po? Pag sinabi natin recreation or relaxation, ito po yung paboritong gawin ng inyong family na magpaparelax sa inyo po. Ano? Yung talagang parang mag-recharge kayo ng energy kasi sa buong sanlinggo na kayo po ay nagtrabaho, ano po, marami tayong mga workload, marami tayong mga stresses sa buhay. Ito naman ang panahon para po tayo ay mag-relax. Sabi ng iba, wala na kaming time mag-relax. Nako, wag po nating imi-miss yun, yung mga family recreations at saka mga relaxation na talaga na bang mas lalong magpapalapit po sa ating family, ano? Ano po yung recreation nyo sa inyong family? Ano yung mga kinagigiliwan yung gawin na nagre-relax po kayo? Kayo ba ay mahilig pumunta sa beach, mag-swimming, pumunta sa resort, kumain sa labas, mag-garden, yung kumbaga talagang ano, walang pressure na talagang kayo ay magre-relax kayo sapagkat sa Lunes, ano po, ay another day of labor na naman po yon. Kaya kailangan po natin yan. It may not be Sunday, any day of the week except Saturday, na yun po ay para sa ating Panginoon, ay magkaroon po tayo ng family recreation. Because this is essential, this is important, ano po, sa isang family relationship.
Pag sinabing essential, hindi pwedeng mawala po. Ano? Kung ating hindi natin pinababayaan ang ating katawan sa yung sa pagkain, ano po, ay wag din nating pabayaan ang ating katawan na makarelax tayo. Kasi yung relaxation, part po yan ng ano, ng mag-re-energize, ano, parang mag-rejuvenate kayo, and then kasama yan dun sa exercise, which is very vital for our physical health. Kaya po, yan yung pag-uusapan natin. Ano ang paborito ninyong gawin na family na kayo ay nag-i-enjoy kayo at para bang napakasarap lang ng buhay na sa isang araw o ilang oras magkakasama kayo. May bonding kayo, you eat together, you play together, you know, you go to a place where you breathe fresh air, di ba? Kung meron din lang naman po kayong budget, isama po natin yan sa atin pong family budget, yung relaxation. Kung hindi nga po pandemic, pwede kayong pumunta, magbakasyon kayong family, and then you go to your favorite place. It may be a resort, it may be yung farm, ano, na doon kayo magre-relax, mag-garden kayo, o kaya mag-harvest kayo ng mga gulay. Mga ganun kasama yan eh. Yung bang mare-relax ka talaga na yung sarili mo ay yung hindi na pe-pressure. Less yung stress, kung meron mang stress, di ba? Yung talagang tayo tatawa, tayo ay maglalaro, tayo ay kakain, mag-enjoy tayo. Dahil alam po natin na sa susunod na mga araw, yung mga estudyante, mga anak natin, meron naman sila mga online classes, di ba? Very toxic din ang ilan sa mga requirements ng ating mga anak. At tayo naman ng mga magulang, marami rin tayo po mga ginagawa para tayo ay kumita naman. Ano po, bahagi po yan ng ating pong livelihood. So, recreation is essential para po sa to invigorate the body, para po ma-renew ang ating, ma-recharge tayo at mapalitan yung mga ano, yung mga selula natin na yung natutulog ay mabuhay, ano? May masigla tayo, nagwo-walking tayo at marami pang pwede po nating gawin. Alam niyo po ba, ito ay isang counsel sa mga family. Ang sabi dito, don't forget to spend time together as a family in recreation. Again, baka sabihin niyo na naman, wala naman dito ang aking family. Anybody who is with you, yan po yung kasama, yan po yung family mo. Ano po? But of course, meron din tayong mga virtual na mga recreation, like makipagkwentuhan kayo sa inyong mga family members na wala sa inyo, o mga kaibigan ninyo na nakikipagkwentuhan kayo through social media. Kasama rin yan, part pa rin yan ng recreation. Pero hanggat maaari, ano po, ang ipinapayo sa atin, yung relaxation natin, yung recreation natin, gagawin natin yan sa open air where there is sunlight, fresh air, ano po, yung may space tayo para kung gusto nating tumakbo, mag-play tayo, ano, yan po ang makakatulong to sa ating katawan. This is not only for our physical health, but this is also for our mental health, di ba? Pagod na pagod yung isip po natin sa maraming mga bagay na iniisip natin. When we have recreation, this is the time that we renew our spirit, and then iisipin po natin, mag-relax tayo, pwede tayong nakaduyan, nakahiga tayo, at may sariwang hangin. Wow, gustong-gusto ko po yan, ano? Na tayo ay nakaka-relax, matulog tayo sa labas ng bahay natin na safe, ano po, sa lilim ng punong kahoy. Yan, kasama po yan sa recreation, ano? So, wag daw po natin kalilimutan, wag mawawala sa atin yung exercise, sapagkat ang ating pong ito pong organs ng ating body, this is a living machinery. Para bang isang makina na kailangan mo siyang sometimes i-overhaul, ano po, linisan natin, yung mga ganon. At kapag inactive ang ating katawan, na lagi tayong like yung mga stationary, ang kanila pong work na nakaupo lang for the whole day, nako, ang ating po mga muscle, mararamdaman natin, masakit ang likod natin. Oy, nako, yan po ang nararanasan ko minsan, dahil minsan sa office work, nakatutok po ako sa aking mga ginagawa. Hindi ko na mamalayan, lumipas na ang maraming araw, ang maraming oras, I mean, masakit na yung mga joints ko, masakit ang likod natin. So, we are reminded to, you know, to relax at
mag-stretching. Ayan, kasama po yan. Marami tayong pwedeng i-download na mga exercises. Ang gaganda, no? Na mga pwede nating i-download na tayo makakapag-exercise. Papawisan tayo. Bahagi po yan ng ating relaxation and recreation. Ano? There is a loss of strength, di ba? Sa kapaguran natin, marami pong lakas natin ay nawala na, no? So, kailangan nating ma-recharge. Kailangan nating magkaroon ulit ng panibagong energy. Ang family natin kailangan po na ang mga family natin. Kahit nga yung babies, di ba? Yung newly born, yung mga newborn na mga babies, ang gagawin po ay, paiinitan sila sa araw. Bahagi yan ng recreation din, relaxation din ng atin pong mga baby. So, yung physical, yung mental, and of course, yung emotional health natin. Kasama po yan. Bakit? Kasi kapag tayo ay relax ang isip natin, relax ang physically, of course, yung ating damdamin, masaya tayo. Ano po? Nag-e-enjoy tayo at gusto nating laging gawin yon. Hahanap-hanapin po natin yon. Alam niyo po, isang araw mayroong tumawag sa akin na isang magulang. Ang sabi niya, "Ma'am, maaaring niyo po pang kausapin ang aking anak kasi parang nadidepress po siya." Ano po? At gusto din naman ng anak na makipag-usap po sa akin. Nung kami nag-uusap, alam niyo po ang sabi niya, "Ma'am, wala na po kaming family bonding, wala kaming family recreation, hindi po kami lumalabas, dati-rate, meron po kaming bonding, pero ngayon po, mas inuuna ng parents ko yung pagtatrabaho, nauunawaan ko naman po sila, pero parang may kulang po sa family." At nung nag-uusap kami ay, yun pala, wala yung family bonding. Huwag nating pababayaan po ito. Hindi porke ang mga anak natin hindi naman nagsasabi po sa atin. But let us be sensitive, tingnan po natin, obserbahan natin. Kung ang ating mga anak po ay nagkukulang na sila, no? Sometimes they feel distressed also, di ba? Sa marami rin po silang mga pinapangasiwa na mga stress sa buhay. We as parents, we initiate yung recreation. Huwag natin sabihin sa ating mga anak na gastos lang yan. Nako, nagsasayang lang kayo ng pera, nagsasayang lang kayo ng panahon. No, recreation, relaxation, this is a need. Ano pong klaseng need yon? Ano po? Ito po ay need for fun. Sinasabi ng mga experts na ito po ay need for fun. There is a need for fun. Na tayo mag-enjoy sa buhay, bahagi yan ng recreation ng atin pong family. So, pumili rin po tayo, no? ng mga like games na mag-enjoy yung family, hindi yung isa lang, hindi yung tatay lang. Sasabihin ng tatay, ipupost niya na, "Gusto ko mag-basketball di manood na lang kayo doon." Hindi naman po yung type ng ating family members. So, let's meet at the center. Mag-usap po tayo. Na yung bang lahat mag-e-enjoy. Hindi yung isang member lang, tatay, nanay lang yung mag-e-enjoy. Tapos yung mga anak, nakaupo lang, nakamukmuk lang. And then they will say, "Mabuti pa, hindi na lang kami sumama sa inyo. Kasi hindi naman kami nag-enjoy." See to it that the family bonding will really be for family. Ano po? Na yung mga anak, hindi po masasayang, sasabihin nila, "Sayang yung panahon namin na sumama kami kasi wala naman nangyari sa amin, hindi kami nag-enjoy. The next time po na magyaya tayo, baka hindi na po sasama yung ating mga anak." So, part of family recreation is to ask our children, po, tanungin natin sila kung anong gusto nilang gawin na yung tamang-tama lang naman din po sa budget natin, ano? Sometimes nga, may mga recreation na hindi na kailangan ng budget. Diba? Kung totoosin, if you are living in a wide area na pwede kayong maglaro, mamasyal, maglakad-lakad, hindi na po kailangan ang budget. Siguro pambili na lang ng pandesal. Ano? Sometimes yung nag-walking kayo ay bibili kayo ng pandesal, you eat together, ano? Meron lang kayong water. Nako, talagang ayos na ayos po yun. Or you bring fruits, maglatag kayo ng mat, diba? Yung mga nakikita natin. Some families are doing this sa park, nandun sila. Kung may mga anak kayo, at pwede po ngayon, possible, na meron kayong playground na pwede na inyong dalhin doon ang inyong mga anak. Bring your children there kasi po, mag-e-enjoy ang ating mga anak. So, we need
recreation and relaxation po sa ating family, sapagkat yan po ang panukal ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung ating mga unang mga magulang, binigyan po sila ng Garden of Eden para doon mag-relax sila, magkaroon sila ng recreation, magkaroon sila doon ng masarap na pagsasamang mag-asawa si Adam and Eve, nandun yung bonding, nandun they enjoy nature. Ito nga pala, huwag niyo kalilimutan, ano? Sa ating family recreation, paborito ko po yan. Pumunta sa nature. Mga flowers, beautiful flowers, tumingin ng mga magagandang mga halaman, lalo naman ngayon, ano? Yan po ang usong-uso ngayon at ako'y natutuwa po. Yan yung resulta ng pandemic. Ang mga tao naging mahilig sa mga halaman, ano? Naging mahilig sa nature. Talagang ako po'y natutuwa na makita ang lalo tigit ang mga Pilipino, no, na sila po ay naging mahilig sa halaman. And this is a part of recreation. Uulitin ko po, ano? Ang Panginoon, ang kanya pong panukala sa atin at ang disenyo niya sa family relationship ay maging masaya tayo. Okay? Maging malapit tayo sa kanya. Mag-enjoy tayo. Magkaroon tayo ng fun. Magkaroon tayo ng bonding. At higit sa lahat, tayo po ay, as a family, meron tayong pag-asa, meron tayong isang pananampalataya na nananampalataya tayo sa ating Panginoon na siyang lumikha, na naniniwala tayo na ang Diyos ang lumikha sa atin, nagbigay ng mga pagpapala at siya rin po ang tutulong sa atin upang sa ganun ang mga problema natin ay mapangasiwaan natin at magkaroon tayo ng magandang solusyon. Ano po? Ibinigay ng Panginoon ang nature, ang marami mga pagpapala, ang marami mga opportunities para po ang ating family ay mag-enjoy, magkaroon tayo ng family recreation. Piliin natin kung ano yung mag-e-enjoy tayong family. Ano po? At natitiyak ko po na ang ating family ay lalago at magiging pagpapala din po sa ibang mga tao na makakakita sa atin. Kasi kapag nakikita ng ating neighbors o ng mga tao na tayo po ay close sa family, magiging blessing po tayo sa kanila. At kung may nakikita naman po tayo ng mga family na kailangan din po ang ating tulong, let us extend our help to them. If we have some resources na pwede nating i-share sa kanila, ano po? Please share some of the blessings that you receive from the Lord para po hindi lang po yung family natin ang ma-bless, kung hindi maging ang mga families na maaabot natin, ma-bless din po sa biyaya ng ating Panginoon. Maraming pang salamat sa inyong pagsubaybay. Enjoy your Sunday. Enjoy your family day. And celebrate your family recreation. Maraming salamat po, Ma'am Gabin. Ayan mga kaibigan, family outing, napakasaya nga naman po nito dahil nagkakasama-sama ang pamilya. Bukod sa nakakatulong po itong magpalago ng ating pamilya at maging close tayo sa isa't isa, ay nakakawala rin po ito ng stress dahil nga naman po ang nanay at tatay at ibang mga anak na nagtatrabaho na ay kailangan rin naman pong mag-distress o mag-relax. Naalala ko po tuloy nung year 2019, ayan nagkaroon po kaming chance na pamilya na magkaroon ng outing at talaga namang lahat po kami na-relax kahit isang araw lang. Kaya nawa po ay naging inspirasyon ito na kahit pandemya, magkaroon po tayo ng oras sa ating mga anak, sa ating pamilya, nang sa gayon ay magkaroon din po tayo ng chance na mapalapit sa isa't isa at hindi po maramdaman ng mga anak natin na hindi sila mahalaga dahil wala na po tayong oras para sa kanila. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag ang mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Ikatutuwa po namin ito kung makakatanggap po kami ng mga mensahe buhat sa inyo. Sa dakong ito, makakarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin. Thank you.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin na ito at sana po ito po ay naging inspirasyon sa inyo upang magpatuloy sa buong araw. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol sa pagpapatibay ng ating pag-aasawa. Kaya naman po ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, isa sa institusyon, and in fact ito ang number one na nilikha ng ating Diyos sa pasimula, ito ang may kinalaman sa marriage o pag-aasawa. Sinasabi ng ating Biblia, nung nilikha ng Diyos ang tao ayon sa aklat ng Henesis 2:18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang nababagay sa kanya. Sa makatuwid, ito yung panukala ng Diyos. Dalawang institusyon ang nilikha ng Diyos sa pasimula. Ang una, ito ay may kinalaman sa marriage at ang pangalawa ay may kinalaman sa Sabbath rest na kanyang pinagkaloob. Anong layunin ng ating Diyos kung bakit nilikha ang tao? Para kalatan ang karakter na naayon sa langit at makita sa tao, mahayag sa tao, yung kalwalhatian ng Diyos. Nanupat, yung karakter ng Diyos ay makita sa Kanya. Kaya nga ang sabi ng Biblia, in the image of God o sa larawan ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao. Yan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. At ayon sa mga awit, Kapitulo 127, napakaganda itong sinasabi ng banal na kasulatan. Sa versikulo 1 hanggang 3, awika ng Biblia, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbigay sa lunsod, ang bantay ay nagpupuyat na walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay siyang gantimpala. Kaibigan, ito yung panukala ng ating Diyos sa tao na kanyang nilikha. Hindi panukala ng Diyos ang tahanan ay magkawatak-watak. Nanupat ang tahanan ito ay makikita yung pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga, madalas natin narinig na there is no place like home. Nanupat ang tahanan na nilikha ng ating Diyos una sa halaman ng Eden, ito ang isang paraiso sa mag-asawa kasama ang kanilang mga anak.
kaibigan, narito yung mga ibang mga bagay tungkol sa pag-aasawa, sapagkat ito ay panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos na ito ay dapat hindi masisira, subalit ang kaaway ay pilit na sinisira ang tahanan o yung pag-aasawa ng lalaki at saka ng babae. Unang prinsipyo, marriage is divine origin. Nang pag-aasawa ang wika, ito ay nanggaling sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. At sinasabi rin ng ating Biblia, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At kapag ka sinasabi ng nagkakasal, ang pinapagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng sinuman, siya'y instrumento ng ating Diyos. Ang Diyos ay kinikilala niya ang pasya ng lalaki at saka ng babae. Binebless ng ating Panginoon ang pasyang ito. Kaya nga, ang sabi nga ng ating kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin kapag ka ika'y napaso, iluluwa. Ito ay permanente at bubukod ng tahanan ang lalaki at saka ng babae. At kung sakasakali makakasama yung mga magulang, sila'y mga advisor. Hindi sila ang manager ng tahanan, kundi ang mga manager, walang iba kundi ang mag-asawa. Ang pangalawang prinsipyo tungkol sa pag-aasawa, marriage is more of a personal commitment. Hindi lang ito isang papel na pumirma ka, na kontrata, kundi ang pag-aasawa ay isang permanente sa buhay ng tao na as long as ang tao ay nabubuhay, siya ay nakatali sa kanyang pag-aasawa, sa kanyang kapartner. Kaya ito ay isang permanent na bagay, kaya ang sabi ng ating Biblia, malibang ang Panginoon ang magtatayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Kaya kinakailangan kapag ka ang isang lalaki o kaya babae ay mag-asawa, ito kaya ay panukala ng Diyos sa akin. Itong aking magiging kapartner, ito kaya ang binibigay ng Diyos sa akin. Ang sabi nga ng ating Biblia, ayon kay Haring Solomon, ang bahay at lupa ay namamana sa magulang, subalit ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Kinakailangan ang tanong ng bawat isa, hindi yung ito ba yung right partner sa akin, hindi yon. Am I the right partner? Ako ba ang right partner ng aking mapapangasawa? Kaya nga ito ay isang permanent. Hindi ito dapat sirai ng sinuman. At sa maraming mga tahanan ngayon, nagkakaroon ng divorce. Nagkakaroon ng bagamat sinasabing legal separation o kaya yung iba pa na annulment of marriage, kaibigan, hindi ito yung panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos sa mag-asawa ay till death do us part. Ito yung dapat mangyayari ngayon sa lalaki at babae na nag-asawa o mag-aasawa. Ang pangatlo, marriage is better understood as a process. Sapagkat nga naman, ang lalaki at babae, nung sila'y pinanganak, hindi naman sila magkasama. At matagal na panahon na sila ay wala sa isang bubong. Subalit ngayon sa kanilang pag-aasawa ay magkakasama sa isang bubong at kailangan sa kanila yung sinasabing adjustment. At kung ang adjustment na ito ay hindi nangyari sa mag-asawa, kaibigan, ay magkakaroon ng problema. Sapagkat ang dalawa na hindi magkaugali, dapat ngayon ay magkakaroon ng isang ugali. Nagmamahalan sila. Dapat makita sa kanila yung sinasabing word na best. B-E-S-T. Ano bang ibig sabihin ng best? Nakasama dito yung sinasabing ito ay isang proseso. Ang una, yung B, ito ay beauty. Ako'y naniniwala na sa mga mag-asawa, kung bakit sila'y nagpakasal sa bawat isa. Halimbawa, sa akin, kaya ko pinakasalan ang aking misis, siya ang pinakamaganda para sa akin.
At yung gandang yon ay bagamat sabihin natin na ang tao ay tumatanda, hindi nawawala yung ganda kung ang gandang ito ay na-transform sa panloob. Na bagamat ang babae na dati-rati ay napakaganda ng kanyang katawan, ng kanyang kutis at gayon din, sabihin natin na ito yung attraction isa ng ng lalaki sa babae. Pero dumarating ngayon ang panahon, itong ganda ng babae ay nawawala sapagkat yung gandang yon ay yung balat, nagiging kulubot, at yung katawan naman ay nagiging family size. Hindi na yung ang kanyang katawan ay napakaganda ang itsura. Ang lalaki din naman, sabihin natin na noon ay napakalago ng buhok at saka yung pogi. Subalit darating ang panahon, yung more face to us than hair to comb. Nawawala yung buhok. Papaano ngayon yung beauty na ito ay mananatili sa dalawa? Kinakailangan yung beauty, yung be, ay matransform panloob. At sa araw-araw, magamat tumanda ang itsura ng babae at gayon din na lalaki, nagbabago ang pag-ibig towards sa sinasabing patungo sa napakabuting kalagayan ng mag-asawa. Hindi nawawala yung pag-ibig. Panapay, itong pag-ibig na ito ay lalo ngayong tumitingkad sa mag-asawa. Yung E sa best ay yung endurance. Papaano yung buhay mag-asawa ay mananatili habang sila'y nabubuhay? Kaibigan, kailangan ito na sa araw-araw sila ay merong courtship o yung pagliligawan. Ang pagliligawan ay hindi natatapos, kaibigan, sa kasal. Manapay, ang pagliligawan ay nagsisimula nung sila ay nagkakilala at habang sila'y nabubuhay ngayon ay nananatili ang kanlang courtship o yung pagliligawan. Kinakailangan yung magkakaroon kayo ng surprise gift sa bawat isa sa panahon ng birthday o kaya ng anibersaryo ng marriage. At ang lalaki naman, paminsan-minsan, ang misis ay dadalhin sa beauty parlor sapagkat gusto natin ang ating misis ay tinitingnan natin na maganda ang misis. At yung endurance na yon ay mananatili ang mag-asawa till death do us part na kapagka sila ay nagkakaisa sa mga pasya. Yung ibig sabihin sa kanilang mga pasya, kung ano ang pasya ng lalaki, yun din ang pasya ng babae. Merong binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso. Dapat ito ay makikita sa mga mag-asawa. Sa Efeso Kapitulo 5, ating simulan sa versikulo 21, ang wika, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga babae o mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Sapagkat kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo nagmahal sa iglesia na at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang mahiharap na kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sarili, asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Kaibigan, ang babae ay galing sa katawan ng lalaki, isa sa kanyang tadyang.
Kaya noong nilikha ng Diyos ang lalaki, nakita ng Panginoon, hindi mabuti ang wika na nag-iisang lalaki. Kaya nga pinatulog ng Diyos si Adan at pagkatapos ngayon, isa sa kanyang tadyang malapit sa kanyang puso ang kinuha ng Panginoon at ngayon ay naging babae o si Eva. Kaibigan, laman ang laman at buto ng buto ng lalaki. Kaya nga hindi dapat saktan ng lalaki ang babae. At noong nilikha ng Diyos ang babae, hindi kumuha sa bahagi ng ulo ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na maging pangulo ng tahanan ang babae, kundi ang lalaki siyang pangulo, na katulad si Kristo ang siyang pangulo ng iglesia. Pero dapat naman kung ano ang ginawa ni Kristo sa iglesia na kanyang ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia, gayon din kung kinakailangan, ibibigay ng lalaki ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Kaya nga, yun ang sinasabi ng Biblia. Ipasakop ng babae ang kanyang sarili sa kanyang tunay na asawa. At gayon din, ang lalaki ay mamahalin ang kanyang asawa na laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. Kung minsan meron kang marinig, asa nang si Mister, sumakabilang bahay. Hindi ito yung panukala ng Diyos. Kaya nga yung sinasabing endurance, yung ina yon, kaibigan, ay dapat ngayong makita sa mag-asawa, palaging magkasama ang mag-asawa at sila ay hindi nagkakahiwalay. At because of economic reason, kung minsan ang mag-asawa ay nagkakahiwalay, nagtatrabaho sa ibang bansa ang asawa, at pagkatapos ngayon, ang partner naman naiwan sa Pilipinas, at dyan pumapasok madalas ang kasalanan para masira ang pag-aasawa o yung marriage ng dalawa. Kaya nga, kailangan ito ay yung endurance ay makita sa mag-asawa kapag ka si Kristo ang siyang third person sa kanilang pamumuhay na bilang mag-asawa. Walang ibang third person kundi ang Diyos. At sila ngayon ay sumasamba sa Diyos, pumupuri sa Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, na sila'y magkasamang nananalangin araw at gabi sapagkat ang Diyos ang siyang ngayong nagbibigay sa kanila ng mabuting payo sa kanilang buhay na bilang mag-asawa. At ang S ay stability. Papaano ngayon maging stable ang mag-asawa? Kinakailangan sila ay nagsusunuran sa bawat isa, nagmamahalan sa bawat isa. Nakikita sa kanilang pamumuhay na sila ay nagmamahalan sa isa't isa. At yung T, kaibigan, sa best ay yung trust in divine providence. Magtiwala sa Diyos. At sa paggamit ng pera, kinakailangan tayo ay be reasonable in money matters. Huwag tayong bibili ng mga bagay na kung minsan sasabihin ay galing sa hulugan. At nasisira ang buhay mag-asawa kapag kayong hindi reasonable ang paggamit ng salapi. Maraming mag-asawa ang nagkakahiwalay dahilan sa salapi. At kinakailangan, bagamat ang kinikita ay maliit, ay dapat merong savings. At ang savings na yan ay maaring gamitin sa panahon ng merong mahigpit na pangangailangan sa mag-asawa. Kinakailangan sila ay magkaroon ng isang isipan na sa paggamit ng kanlang salapi, sila kasama ng kanlang mga anak, kung may mga anak na, kasama sila sa kanlang pagpapasya upang ang pasyang ito ay magbibigay ng kalwalhatian una sa Diyos at ng kasiyahan sa mga membro ng tahanan. Kung halimbawa, sinasabing gustong bumili ng isang bagay, sabihin natin television, sapagkat wala silang television, at paano mabibili ito? Kinakailangan magtipid at masangguni rin sa mga anak ang pagbili ng television. Kung gusto ninyong magkaroon ng television, ay mayroong kinakailangan na magtipid sa paggastos. Maaring bawas ang allowance ng mga bata.
para maintindihan nila na sila ay kasama rin sa pagkapasya. At sinasabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, na ang isa pa na bilang mag-asawa ay marriage is meant to be permanent. Ito ay sinasabing hindi trial and error. Kinakailangan, ang sabi nga, kapag ka ikaw ay nag-asawa, kahit napaso ka, kinakailangan lunukin mo yung bagay na yon. Magipagkasundo ka sa iyong asawa. At meron kayong commitment sa bawat isa na ikayo ay mag-meet sa mga points para sa ganon, kayo ay hindi nag-aaway at iwasan mag-away sa harap ng mga anak. At kung meron kayo mga anak, ang sabi nga, narito ang mga anak ay pamana sa Panginoong nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Nanupat, ang mga anak ay bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa. Ito yung dapat ngayong maintindihan ng mag-asawa. Ang mga anak ay galing sa Panginoon. Kaya kapag ka dumating ang ating Panginoon, itatanong niya, asa na mga munting kawan na aking pinagkatiwala sa iyo? Kinakailangan tayo ay merong discipline sa ating mga anak. At by example ngayon, ipinapakita natin sa kanila ang tunay na ugali ng isang Kristiyano o lingkod ng ating Panginoon. Ang isa pa na prinsipyo, marriage was thought of highly by our Lord Jesus. Ang pag-aasawang ito ay hindi galing sa idea ng tao, kundi ito ay galing sa Diyos. Kaya nga, yung papaano ang marriage ay nilikha ng ating Panginoon sa una pa lang, ayon sa aklat ng Genesis, ang unang lugar na pinuntaan ng ating Panginoon na ginawa ang isang himala. Ito ay sa lugar ng Kana ng Galilea sapagkat nagkaroon ng kasalan. At sa kasalan na yon, nandoon si Maria na ina ng ating Panginoon, nandoon ang mga alagad ng ating Panginoon. At mahalaga sa kasalan o sa piyesta ng panahon na yon na merong katas ng ubas, ang tawag ay alak pero hindi ito nakakalasing. At nagkaroon ng problema. Ang problema, nawalan sila ngayon ng alak, yung dapat na inumin nila. At masabi natin dito nakakalasing sapagkat ang reception noon ay isang linggo. Walang sinasabing may nalasing. Kaya nga, nung nawalan sila ng alak, ang nilapitan ngayon ni Maria na ina ng ating Panginoon, si Saint Mary, ay ang ating Panginoon. Kaibigan, ang leksyon dito na kapag ka kayo ay nagkaroon ng problema, ang ating pangunahin na dapat nalapitan ang Diyos. Ang mag-asawa ay manalangin, lumapit sa ating Panginoon, at dapat nating tandaan, marriage is the cornerstone of an orderly society. Na kapag ka ang marriage ay wasak o sira ang pag-aasawa ng dalawa, apektado ang ating lipunan. Kaya nga, strong marriage is built upon the Lord. Ang pangalawa, a strong marriage is built upon love. Na dapat ito ang pundasyon, walang iba kundi ang pag-ibig. Ano sabi ng ating Biblia sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 13, ating simulan sa 4, ang wika, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o papagmalaki o hambog, hindi mapagaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Merong mag-asawa kung minsan merong sinasabing historical. Ang sabi nga ng kumpare-pare, hindi historical. Hysterical pare. Pare, historical kasi yung nangyari pa noon ay nuungkat. Wala sanang ganun. Kundi nakalista sa tubig. Ano pa sabi? Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Sa 8, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging ang mga propesiya ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas,
At ang sabi nga sa 13, kanyang conclusion, at ngayon ay mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ano sabi? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, pero ang pinakadakila, walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nga, dapat ngayon yung pag-ibig ang siyang pundasyon. Kaya yung pangalawa, ang sabi sa atin, a strong marriage is built upon love. Ang pangatlo sa pag-aaral na ito, a strong marriage is built upon loyalty. Kinakailangan sila ay loyal sa bawat isa. Kung ano ang marinig sa kapitbahay, sa mga ibang tao, ay kinakailangan tiyakin sa partner kung ito ba ay totoo. Kinakailangan panatilihin yung katapatan sa bawat isa. At ang una ay dapat tapat sa Diyos. Kapag ka ikaw ay tapat sa Diyos, ikaw ay magiging tapat sa iyong asawa. Ang sabi nga ng awit, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Pagkauna ang Diyos sa ating pagmamahal, ang ating ngayong kapartner sa buhay at ang ating pamilya, sila ang ating mamahalin. Ang sabi nga ng sinasabing joy, yung J ay Jesus, yung O others, at yung Y ay you. Kapag ka ito'y nakita ngayon sa isang tao, masaya ang taong ito. Kaibigan, bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia, Pilipos Kapitulo 4, Versikulo 6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po niyo sa amin Panginoon. Inyo pong ginawa, nilikha po ninyo ang pag-aasawa ng lalaki at ng babae para makita, mahayag ang kalwalhatian ng aming Panginoon sapagkat nilikha po ninyo ang tao in the image of God. Dakilang Diyos, pagpalain po ang bawat tahanan. Nawa ang bawat mag-asawa ay magkasundo-sundo na may pag-ibig sa aming Diyos. Magkaroon ng there is no place like home sapagkat nais ng aming Panginoon ang bawat tahanan ay maging langit-langitan sa lupang ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Thank you so much po, Pastor Romy, sa mga tips kung paano po natin mapapatibay ang pagsasamahan ng mag-asawa. Huwag po natin kalimutan yung best, ano po yan? Beauty, endurance, stability, and trust in the divine guidance. Lagi po natin gawing sentro ng relasyon natin ang Panginoon upang malagpasan po natin yung mga pagsubok sa atin ng kaaway at kung ano man pong unos ang dumating sa ating samahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong mali.
ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there.
Two men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these two very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open, and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in, and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ, and his whole family was baptized.